Katek Tips. Mga Katek Tips, welcome back sa YouTube channel natin. Simple tutorial kung paano gawin tong pinaka-gearbox ng electric pan. Yan, nakalas na yun. Kung makikita nyo, yan, nakalas na. Sa ganyan, pwede tayong mag-repair ng kung ano lang yung problema. Katulad dito, paki-zoom dito, para ito lang yung kita. Kung makikita nyo, nabasag na yung pinaka-casing ng gearbox. Kasi plastic to eh. Lagi itong problema, ganitong klase. Yan, kung makikita nyo, basag yung pinaka-gearbox. Kalasin ko muna. Sa ganitong mga gearbox, may share akong mas matibay dito eh. Para pagbibili kayo, mas tumagal yung gamit natin na gearbox. Sa mga nagsisimula pa lang mag-repair ng gearbox, tatanggalin lang natin muna yung screw dito. Pag nabakasan na natin to, dapat itong pinaka-pinion, nakababa siya, nakasagad sa baba. Kung naka-steady kasi itong pinaka-pinion niya, pag hinugot natin yan, kalas ang bulitas niyan. Sineshare ko para hindi na kayo mahirapan. Para pagka hinugot natin, hindi na makakalas yung pinaka-bulitas niya sa loob. May bulitas kasi yan sa loob eh. Kung naka-steady position yan, kalas yung pinaka-bulitas niyan. Kasi may spring yan sa loob eh. Sineshare ko lang ito sa mga baguhan dahil yung ng iba, hindi pa rin naman masyadong maalam. Okay? Pag natanggal na natin yung pinaka-pinion niya, ito naman yung tatanggal natin. Yan, yung may screw yan dyan eh. Kakalasin lang natin yan. Kalasin natin. Yan. Tapos, sahatakin, no? Sahatakin natin. Yun. Nakalas na. Okay. Itong pinaka-casing ng gearbox, ito yung papalitan natin. Okay, kukuha lang tayo. Meron ako dito, i-demo lang natin. Kung bibili kayo, yung ganito yung bili nyo, yung aluminum. Mas matibay ito eh. May nabibili rin naman ng ganito. Okay? Yung ganito dapat ang bibili nyo. Okay, sauli na natin. Unahin na natin ito. Pasok lang natin. Tapos itong gear, kailangan natin linisin. Kasi dito minsan may mga dumito eh. Ayan, kahit nabasahan lang. O kaya kung may toothbrush kayo, pwede rin naman gamitin. Pero ito naman hindi naman masyadong madumi, pero pwede pa. Ayan, tapos papasok natin. Tapos, iskruhan natin yan. Okay. Tapos sa tornillo. Pag pinaikot ko yan, sumasama yung pinaka-gear sa loob. Yan. Okay. Tapos, papasok na natin yung pinaka-pinion niya. Okay. Yan. Umiikot siya. Tapos, babalikan natin to. Pero kung mas maganda dyan, nilalagyan ng grass eh. Eh, dinemo lang natin. Okay. Balikan natin tong cover. Yan. Tapos, i-screw ulit natin. Yung dalawa. Tapos ibabalik ulit natin dyan. Ipapasok lang natin. Tapos i-screwhan natin yan. Ibalik lang natin yung pinaka holder nung wire. Yan. Tapos i-screw natin. Yan. Tapos
balik natin yung pinaka-capacitor. Doon din niya nakakabit sa mismong gearbox. Yan. Okay, scroll lang natin. Bali, tatlo yung screw niyan. Tapos, ibabalik na natin itong pinaka-arm nung oscillation. Okay. Ayun na. Ibig sabihin, pwede tayo magpalit ng aluminum kaysa sa plastic. Yan na. Tips lang para mas matibay. Hindi na puputol. Okay? Maraming salamat po sa panonood. Sa ulitin po ulit.